Hello, I'm Jay Quer po, PNP Tattoo. Ito may bibigay kaming review about sa mga machines na ginagamit namin dito sa PNP. So, ito lang mga basic na ginagamit namin dito, mga pangunahin. So, iba-iba pa rin ang tattoo machine. May iba-iba pa rin mga brand na lumalabas. So, kayo, bilang tattoo artist, namimili kayo kung anong gusto nyong gamitin machine na komportable kayo para mag-tattoo. So, dito, meron kaming rotary na tinatawag namin. So, umiikot siya. Yan. So, ang movement niya, paikot. Yan. Ang tusok niya. Ito tinatawag namin direct na rotary. So, ganyan, makikita nyo. Itutusok niya yung karayos sa pamamagitan ng pag-ikot niya ng counterclockwise. Yan. So, yan. Yan siya. So, this is gawa to dito sa Pinas na tattoo machine. Yan. Alright. Okay. So, ito, tahimik din gamitin. Hindi pa ganun kaingay, hindi ganun kabigat. Pinakamaganda rito, hindi nakakatakot yung tunog niya. So, ito, makikita nyo, ikot lang siya na ikot, ikot lang siya. Basta, tandaan, pag gumagamit nyo ito, counterclockwise lang. Okay. O, next naman natin. Consider pa rin rotary to, pero hindi siya direct. Isa sa pinakamagandang brand ng tattoo machine to, Spectra. So, medyo may kamahalan lang, pero swabe gamitin, hindi nakakapagod, hindi nakaka-stress, hindi maingay, tahimik, tsaka maganda to sa mga shading, swabe tumusok to. Lalo yung mga gumagawa ng malalaking mga realistic, mga ganong design. So, malambot lang yung penetration niya sa balat. Pati yung grade ng rendering niya maganda. So, swabe lang itong gamitin. Isang uri ng magandang klase na machine ng Spectra. Alright. Ito. Ito lang natin, ha. So, yun ang movement niya. Pababa naman. Pero, meron din siyang rotary sa loob na umiikot para pababain yung ano na yan. Lalagyan ng needle. Yan. So, may mga adjustment din siya rito kung gusto nyo. Yan. Okay, next naman natin, sir, pahingin ang clipboard. Yung tinatawag nating clipboard. Ito naman ang ating coil machine. So, mas mabigat siya kaysa rin sa unang makinang pinakita namin sa inyo. So, pag tinignan nyo, talagang solid na bakal niya, no? Yan. Ito naman ang tulog niya. So, yun. Ito yung talagang ginagamit pa rin. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin naman to. So, depende sa magtatato sa inyo. Medyo may ingay lang siya. Medyo nakakatakot sa ibang client. Kasi nga, yung ingay niya. Pero, yung tusok niya, swabe rin naman. Pero hindi katulad ng compare sa rotary machine. Ayan. Pansin nyo, medyo maingay. Medyo makalas yung tunog niya, di ba? Okay, medyo. Ayan, bababa natin yung voltahe. Ayan, yun talaga ingay niya. So, pumapalo siya ng ganyan. Ayan, ayan. Pansin nyo, babataas lang, pinapalo siya na itong spring na to. Ayan. Okay, yan, yan. Pwede siya pang shader itong machine na to. Yan. Okay, pakita naman natin yung isang coil machine. Ito, magandang tatak rin to. So, lahat yan magaganda yung mga brand na pinakita namin kanina. Ito naman, pang-outline naman to. Ayan. So, yun lang. Medyo mabigat siya. Compared dun sa medyo pag pang matagalang tattoo, malalaking tattoo, like back piece o mga tumatagal ng mga 8 hours, baka mas matagal pa mangyari yan. O, magkaroon pa ng next session sa tattoo kasi nga, mabigat itong machine na to. Pero,
Sa ngayon, marami na ang tattoo machine. Pwede na kayong mamili kung anong gagamitin nyo. Kung komportable kayo, yun ang mas maganda ron. Kung kayo komportable, yun ang gamitin ninyong machine. Kasi hanggang ngayon naman, ginagamit pa rin itong coil machine natin. Kasi accurate pa rin naman siya eh. Ayan, depende na sa adjustment ng power, sa adjustment ng layo ng karayom. So, ayan. Okay. Yan, mga basic lang na ibibigay namin sa inyo para mas marami pa tayong matutunan at malaman. Subscribe sa PNP Tattoo. Thank you. Good day.